nasa langit na. Sabi niya sa akin, Romel, sabi niya, sama ka sa amin. Sabi ko naman sa kanya, sige, saka na lang, tapos sa kanya. At sa kanya ganun, eh, yun nga po, nangyari pa yung paluin ako ni Lord, tapikin niya bago ako umatin sa, dito nga sa gawain ng King of this Fellowship. Ayun nga po, kasi kami po ay isang produkto ng produkto kami ng isang wala yung mga pa-parents namin. kaya lumaki ako sa lansang. Natuto ako mag-drive. Bata pa lang ako. 18 years old pa lang ako, 19 years old. Nakikipagbarakuhan na ako sakali. Kailangan kasi magbuhay kasi kumain. Kaya pinita na ngayon na drive kahit sa murong edad ko. Sensya na kayo, natatala na ako ng emosyon ko eh. Kaya kasi nga yung binagga nga po yung sasakyan namin, jeep nga po na tumilabong kami. Yan nga yung meron pong namatay pong kaibigan ko, kada ko po. Kaya, kasi pag malakas po tayo, hindi natin ang kailangan ng Panginoon eh. Kasi malakas tayo, wala natin. Kaya-kaya natin ang mundo, kaya-kaya natin harapin ang mundo ng tayo lang. Hindi pala ganun. Kasi nga yun nga medyo hearing, 20 years, eh kamura kong edad, hindi ko alam yung mga situation. Natapos po siya hanggang 20 years na, kaya medyo matagal na panahon yung proseso ng hearing na yun. Hanggang sa namatay na yung mga may-ari ng sasakyan, namatay na yung mga attorney, yung mga talagang tagal ba naman ang kaso eh, tagal ng proseso. Yun nga, doon na ako talaga na kumano sa kanya, kumapit na mas to kay Lord. Kaya, may plano pala siya sa akin na ganito, na ayusin niya pala yung buhay ko. Ibigay niya ako ng pag-asa sa buhay na ito sa mundong ito habang ako nabubuhay. Kapamilya, nabuhay ng maayos, nabuhay ng malamal. Kaya, ito ngayon ako, nakatayo ngayon sa harapan niyo para sabihin ang kabutihan ng Panginoon. Ito ako ngayon, nakatayo, nasalita. Iyaw kasi dati, sa kalye, talagang mag-apon, mag-apon, inuman namin dyan. Talagang hanggat may alak, pag-ihing, inuman. Doon ako sa jeep nakatira eh, matulog eh. Sige ka na, inuman tayo. Inuman lang kami. Wala ka direksyon ng buhay ko eh. Kaya, pinalo ko niya. Tinapik niya ako ni Lord para ayusin ang buhay ko. May plano pala siya sa akin. Kaya, salamat sa Panginoon dahil nakilala ko siya. May mga tao na nagmalasakit sa akin na umatin ka sa Kingdom Israel. Sa Boragin. Ayun nga, salamat sa Panginoon dahil kasi ito nga ako ngayon. Patuloy na nakatayo, patuloy na matatag sa pag-aram sa mga pagsubok ng buhay. Tatapusin natin hanggang sa wakas ang ating mga inumpisa ng Panginoon sa atin dahil mabuti siya. Yung sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, diba sabi niya? Therefore, anyone in Christ, there are new creation, sabi niya. Kaya ito ngayon, bagong nilalang, bagong lahat ng luma ay bago na. Salamat sa Panginoon dahil kasi ngayon ko lang tunay sa inyo dahil kasi talagang kasi nasa hindi ko alam kung bakit ako, pero alam kung tungtong ako nakapag
short-short ako ng ganito. Dahil kasi talagang mga short-short ko lang, mga ano lang eh. Mga bandidong suit lang. Ano lang eh, mga ano lang. Kaya salamat sa Panginoon dahil binago niya ako ngayon. Naka-necktie ako, naka-long sleeve. Salamat sa Panginoon. Nakatalik ko ang papunit. Salamat sa Panginoon. Sa Panginoon, pagkakataon.